Hello mga kaibigan, kumusta po kayo? Narito po tayo muli upang ipakita sa inyo ang isang masarap na lutuin. At ito po ay tinatawag na laksa. Ito po ang ating mga ingredients. Fried tofu or fried tofua. At meron din po tayong chopped shallots. Hindi na po ako gagamit ng garlic dahil marami na pong garlic ang ating laksa paste. So, panoorin nyo lang po ang video sa aking channel kung paano natin ginawa ang ating laksa paste. So, meron tayo dito shrimp. Babalatan ko po siya mamaya. May konti tayo ditong chicken meat. Chicken breast ang aking gagamitin. It doesn't matter kung gusto nyo po ng chicken thigh. Okay lang po yun. Hiwain nyo lang po ng maliliit. So, ayan po siya. At ang ating laksa noodle. At mayroon din po tayo dito bean sprout. Bililunch ko na po siya at 2 hard-boiled eggs. At meron din tayo siyempre gata, coconut cream, and ang ating chicken broth. So, umpisa na natin ang ating pag-isa ng ating mga ingredients. Ito ang ating tofu or tokwa. Pinakukuluan natin or bablanch lang natin para matanggal ang excess oil. 2 to 3 minutes lang po. Tatanggalin na po natin siya since kumukulo na para balnawan ulit at pigain, squeeze natin siya para mawala yung excess oil niya. Tatanggalin na po natin siya sa mainit na tubig. Babalanch naman po natin ang ating bean sprout or tofu. Mabilisan lang po siya. Ayan, 3 minutes, okay na po siya. Haalisin na natin ang ating bean sprout sa tubig na ang init. Gagamit din po ako ng laksa noodles. Ibablanch na po natin siya hanggang ito ay magkahiwa-hiwalay o gumampot. Gamit tayo ng chopsticks para ilusin ang ating noodle. Kasi nirep ko po siya. Actually, pag bagong bili ito guys, ay hindi po siya matigas. Kaya a few days ko na po siya binili. So, medyo matigas na po siya. Ayan, malapit na po siya magkahiwa-hiwalay or mag-lose. Okay na siya, sasalain na natin siya ngayon at babalnawan. Gagamit po tayo ng used oil. Sayang naman po ito, pinagpwituhan lang po ito guys ng French fry. Ilalagay natin ang ating sibuyas. Hinahat natin ang konti ng sibuyas. Ilalagay natin ang ating laksa paste. Lalagyan na po natin siya ng 500 ml of water. Lalagyan natin ang ating gata. 200 ml po ito. Nakukuluan natin siya ulit. Once na kumulo, ilalagay natin ang ating hipon at okay na ang ating laksa soup. Kumukulo na po siya, ilalagay naman natin ang ating hipon. Binalatan po natin ang hipon.
Huwag po natin i-overcook ang ating hipon para manatili po itong crunchy or sariwa. Tikman natin ulit ang lasa. Wow, ang sarap na. Okay, i-open natin ang ating foil at ilalagay natin sa ating bowl ng ating lasa. Set na natin ang ating bowl ng lasa. Lalagay natin ang ating soup sa ating bowl. Hard-boiled egg. Lalagyan natin ng parsley dahil ayoko ng amoy ng coriander. Ready to eat na ang ating laksa noodle soup. So ready na? Tara na, kain na tayo!